Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat, guys. Kamusta na po ang lahat? So ngayong araw na to, guys, ay i-share ko po sa inyo ang aking pinakamasarap na mocha cake recipe. Bago po ang lahat, huwag kalimutan na i-like, share, subscribe ang aking channel. Salamat po. Para po sa ating mga ingredients, 8 pieces egg yolks, medium size, 3/4 cup white sugar, 1/2 cup melted butter, 8 tablespoon fresh milk, 1 3/4 cup all-purpose flour, 1 teaspoon of salt, 1 tablespoon vanilla syrup, 1 tablespoon baking powder, and 2 tablespoon instant coffee. So ang una natin gagawin, guys, sa isang malinis na mixing bowl, ilalagay na natin ang ating egg yolks at ang ating salt. Kasunod ang ating baking powder. Ang ating sugar. Yan, ilalagay ko na rin ang ating fresh milk. Any fresh milk po, pwede po kayong gumamit or evaporated milk. At ang ating melted butter. Ilagay ko na rin ang ating vanilla syrup. Pagkatapos, paghaluin ko muna ito. So, ang sunod ko po na ilalagay ay ang ating instant coffee. Ayan, hinaluan ko po siya ng 1 tablespoon na hot water. So, ibubuhos ko lang po ito ng paunti-unti while continue mixing. So once na ilagay na natin ang ating coffee mixture, guys, pwede na natin isunod na ilagay ang ating all-purpose flour, pero isisift muna natin ito. So ginagawa po natin ang pagsisift para maiwasan po natin ang mga buo-buong all-purpose flour. Pagkatapos, imimix lang natin ito. Ayan. Hanggang sa madissolve na lahat ang all-purpose flour at wala ng buo-buo na makikita. Continuous lang po ang paghahalo natin hanggang sa magiging smooth na ang kanyang texture. So once na okay na, isiscrape lang natin ito sa gilid at iset aside at mag-proceed na tayo sa ating meringue. At para naman po sa ingredients ng ating meringue, 8 pieces egg white,
1/2 cup white sugar, and 1 teaspoon cream of tartar. Gagawin lang po natin sa isang malinis na mixing bowl. Ayan, ibibit lang natin ang ating egg white. So once na foamy na po, ayan, pwede na natin ilagay ang ating cream of tartar. Paunti-unti ko na rin na ilalagay ang ating white sugar hanggang sa maubos ito. So continuous ko lang po ang pagbibit hanggang sa magiging stiff peak po ito. Ayan, at hindi na siya nagpo-fold. So this time, ready na ang ating meringue. So ang sunod natin na gagawin, ihalo lang natin ang 1/4 ng ating meringue sa ating batter. Then, paghaluin lang natin ito ng dahan-dahan para po hindi ma-overmix. So continuous lang natin ito hanggang sa mailagay na natin lahat ang ating meringue. So this time guys, isasalin ko na ito sa ating baking pan. Ayan, sinapinan ko po ng parchment paper at pinahiran ko po ng oil. Pasensya na po, hindi ko na po ito napakita. So once na isalin na natin ito sa ating baking pan, ayan, imimix ko lang ito gamit ang stick para po ma-release ang air bubbles. Then, itatap ko lang ito at ibibake na natin sa 50 to 55 minutes sa init na 175 degrees Celsius o hanggang sa maluto ito. So, depende po sa init ng inyong mga oven. So, ready na po ang ating cake guys after ng 55 minutes na pag-bake. So, i-cool down lang muna natin ito. So habang pinapalamig muna natin ang ating cake, magpo-proceed tayo sa ating mocha frosting. Kailangan lang natin ng soft butter, icing sugar, instant coffee mixed with hot water, unsweetened cocoa powder, fresh milk, and vanilla syrup. So sa isang bowl, imimix lang natin ang ating soft butter gamit ang ating hand mixer.
So once na pale and fluffy na po ito, ayan, pwede na natin ilagay ang ating sifted icing sugar. So ilalagay ko muna ang kalahati ng ating icing sugar at imimix ko lang ito. And the rest na kalahati is mamaya para maiwasan po natin ang paglipad ng ating icing sugar. So, ilalagay ko na ang the rest na kalahati. Ayan. Pagkatapos, imimix lang natin ito. Ilagay ko na rin ang ating sifted na cocoa powder. Then, continuous lang natin ang pag-mix gamit ang hand mixer. So, this time guys, ilalagay ko na rin ang ating instant coffee mixture. Ilagay ko na rin ang ating vanilla syrup. Then, maglagay muna ako ng 1 tablespoon na fresh milk. Pagkatapos, continue lang natin na paghaluin ito. Once na dry po ang inyong mixture, pwede po kayong mag-add ng another 1 tablespoon na fresh milk. This time, okay na po ang ating frosting. Ayan, pwede na natin ilagay sa ating cake. So, nag-cool down na po ang ating cake. Ayan, tanggalin ko lang ang parchment paper. Then, tanggalin ko lang po ang ibabaw na parte ng ating cake para mag-level po ito. Pagkatapos, paghatiin ko lang ito sa dalawang parte. So, maglalagay lang ako ng mocha frosting, guys. Ayan, isispread ko lang ito. Saka ko ngayon ipapatong ang pangalawang layer. Then, i-cover ko lang ito ng frosting sa ibabaw at saka sa gilid nito. So, isi-smooth lang natin ang ating frosting. Pagkatapos, kayo na po ang bahala sa design na gusto nyo.
At para lang po sa kaalaman nyo guys, ang ginagamit ko na pang design ay ang 1M piping tip. So, naglagay lang po ako guys ng chocolate, cookies at saka chocolate chips bilang design. So, ito na po guys ang finished product ng ating masarap na homemade mocha cake. At siguradong magugustuhan ninyo ito. Maraming salamat po guys sa patuloy na pagsuporta sa aking mga videos. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification button para updated kayo sa mga susunod kong videos. Thank you and God bless!